Yun mga boss, Suzuki Jimny. Yan, check muna natin yung Suzuki Jimny. Yan. Ang gagawin ko dito, itong busina na Bosch Europa, yan, ililipat ko yan dito sa baba. Okay? So, yun. Kakalasin ko na muna ito lahat. Grills, bumper, saka ako ayusin yung busina. Pati wiring, ayusin ko na rin yan kasi hindi ako nagkabit ng busina niyan eh. Ayun, dikit na dikit pa eh. Oh. Okay? So, yun. Kakalasin ko na muna ito. Ito mga boss, check muna natin. Wala siyang clip. Siyempre, palit na ang grills nito. Tapos ay titignan ko pa kung alin pa dito ang walang clip. Ayan. Ito kasi dalawa. May clip dapat to. Pero wala na siya eh. Yun. So kakalasin ko na muna siya. Yun pa lang naman ang napansin ko. Ya,
Yun, nakalas ko na mga boss. Ayan, ito ang kagandahan bagay, nakasakit yung auxiliary light natin. Ayan. So kahit kalasin natin yung bumper, plug and play lang siya. Ayan, okay? Ayan, nakasakit type. Pero ayusin ko ang pulo nito. Palagay ko yung isa nag-install nito eh. So ayun. Tapos dito, ayan, naka-tornilyo type pala yung grills niya. Ayan, chine ko kanina eh, akala ko mga clip lang. Sabi ko yung mabilis yung mabunot. Pero nung na-discover ko, naka-tornilyo pala. So safe naman. Safe na safe yun. Tapos yan, ito ang pinakamalupit dyan. Kaya ayaw ko ng ganitong installation ng busina. May pakita ko sa inyo, lagyan ko lang ilaw. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi ako naglalagay ng ganitong rubber. Ah, kita nyo? Ayan o. Kaya ayaw ko maglagay ng ganitong rubber. Ganyan ang nangyayari. Kasunod nun, nai-aim baka ng tubig dito. Tiyo mo yan, nakatingala. So may tendency ang pasukin ng tubig. Ayan. Tapos dito sa kabila, tignan natin. Ayun o, tukod na tukod o. Kita nyo? So kakalasin ko na muna itong busina. I-rewire ko na rin yan. Tapos yung grills niyang pinutol, titignan ko kung alin yung pinaka the best na cut dyan para lang maganda itsura. Okay? So yun. Kakalasin ko na muna yan. Okay, nakalas ko na. Pati yung cover dito sa baba. Tapos, yan ang itsura niya. Yung, ano ba ito? Condenser sa aircon. Ayan, bangas-bangas na siya. Oh. Kita niyo? Ayan ang bangas ng condenser niya. Tapos yung wiring niya, ayan. Yung pagkaka-wiring niya. Tapos dito, ayusin ko na rin yan, pati ito. Ayan. Gusto lang mga na, ayan, bagting na bagting yung ground. Ayusin ko na rin yan. Pati yung ano, yung wiring nung auxiliary light, ayusin ko na rin yan. Para isang linya. Kinalas ko na rin naman eh, di ayusin ko na rin. Ayan. Gagamitin ko yung pwedeng gamitin pa ditong wire. Kung wala na, i-rewire ko na lahat yan. So yun, lilipat ko na yan dito sa baba. Ayan, ganito naman ang ginawa ko mga boss. Dito sa part na to, dito ko na ilalagay yung busina eh. Yung dalawang bush Europa na yan. Tapos kinat ko na ito. Yan, kita nyo yan. Pag ganito itsura nyan. Yan. Kinat ko na yung hulma nung bend ng mga ano panel. Tapos dito yung pinakam bracket niya sa ibabaw. Tapos yan. Pag ganyan na itsura nyan. Yan. Mamarkahan ko na lang doon sa taas yung pinakam center niya sa gitna. Tapos yun. Susukatin ko na lang yan. Okay. So yun, isusukat ko na muna ito. Ayos nito. Yun, ganito naman ang ginawa ko mga boss. Sinukatan ko siya, sentro sa gitna. Yan. Tapos mula dito, 4 inches. Papunta dito. At mula dito, 4 inches din dun. Bali yung haba niyan, 8 inches. Tapos yan, nilagyan ko muna ng karton. Tapos ay plywood. Bubutasin ko na yan. Bubutasin ko na yan na kasya yung 12 na tornilyo.
Okay. Butasin ko na muna. Pero yung iba kasi niyan, inaano ko lang. Dokumentary. Parating pa daw sa MC ng project ni Tupa. Naka-double. Wow. Double wall. Alas pa rin yung aking ano. Yung aking inko na drill bit. Pag sarili mo ano, alam mo kung paano ganun. Papasok si Tatalino. Pamatis? Ito nalimutang sarpaman din nung sa patis-patis. Kaya, hindi pa ako eh. Hindi ako eh. Tatalino. Diyan na pare ah. Yun nga. Kaya nga kumakanta na ako eh. Tatalino. Ha? Nakatuto kasi. Okay, ayan na. Nalagyan ko na ng flat block. Tapos yung nilagay kong plywood para safe kahit lumampas yung drill bit. Hindi siya madadali. Tapos syempre, bago ko nilagyan ng plywood yun, nilagyan ko muna ng karton para hindi naman magasgasan yung pinakang condenser. Ayan. Tapos syempre, meron yung tape. Sticky tape. Ayan. So yun, bubunutin ko na to. Tapos ilalagay ko na yung busina. Siyempre, lalagyan ko rin siya ng ano, bagong wiring, tapos ay nakahinang. Kasi yung datihan niya, hindi nakahinang eh. Naka ano lang siya, sakit. May tendency ditong mag-loose. So yun, bubuhin ko na dito. Yan, ganito naman ang ginawa ko. Nung nabutas ko na, nilagyan ko na muna ng tornilyo. Kahit walang washer, okay lang yan. Kasi ang gagawin ko dyan, pagkalagay ko nito, washer, tapos ay busina, tapos ay washer ulit, tapos another nut na 12. Kaya kahit walang washer yung likod, okay lang yan. Ginawa ko kasi parang spacer na rin siya para umangat dito sa likod. Yan. Para mas umangat siya. Okay, so ganyan ang setup niyan. Magdadagdag lang ako ng another bolt nut, tig-isa. Tapos ay dalawa pang washer. Okay, so isasabit ko na to, lalagyan ko ng wiring, tapos dito magwa-wire din ako ng source. Okay? Yun, ganito na ang ginawa ko mga boss. Dun sa switch, dun sa original na busina, nag-tap na ako dyan. Tapos nilagyan ko insulator, patawid dito sa kabila. Kasi dito ako maglilinya, paakyat na dun sa taas sa battery. Yan. Tapos yung busina, yan, kita nyo naman, nakahinang na. Para walang loose.
Tapos ganyan ang itsura na ginawa ko. Diba yan? Diba sa mga ano? Tapos dito, kakabit ko na muna ito. Pagkakabit ko niyan, saka ko na isasalang yung busina. Papunta dito sa ilalim, tapos diretso dito. Okay, kakabit ko na muna siya. Ayan mga boss, ito lang ginawa ko. So, i-cable tie ko na lang yan dyan. Tapos dito, yung busina, okay na yan, kita nyo naman. Tapos doon sa ilalim, tinanggal ko lang yung clip, tapos ay isinangat ko doon sa loob para hindi siya nakalaylay sa ilalim. Ayan, makikita nyo. Okay.
Tapos dito ganun din. Tinanggal ko lang yung clip na yun, tapos inilusot ko din sa ilalim. Ayan o. Okay, tapos dito, yung sa ano niya, sa auxiliary light, ayan, ginawa kong ganyan. Para maganda ang itsura. Diba? Tapos dito sa ibabaw, ayan, dyan ko na idadaan yan. Tapos dito, dito na ako maglalagay ng relay. Pakita natin yung relay. Ayan, dito. Tapos yan, nilagyan ko ng label. Fog light, auxiliary light, horn. Ayan, dyan ko na ilalagay yan. Okay? So, ikakamada ko na muna lahat. Tapusin ko na muna lahat dyan. Yun, mga boss, na-itap ko na lahat. Ayan, bali, ang ilalagay ko na lang dyan ay ground. Makapaglagay na ako ng terminal. Doon ko na ilalagay. Tapos yung fuse ng busina at auxiliary light. Ayan. Yung wire. Papunta dyan sa positive number 30. Okay, so, i-missing ko na muna ito. Ayan, mga boss, ito na. Ganyan na yung kamada ginawa ko. Ito yung relay. Ito yung sa horn. Ito yung sa fog light, auxiliary light. Yun yung ground. Pati yung switch ng fog light, iniabay ko na dito. Fuse. Pero hindi ko pa nalalagyan ng fuse. Dito ko na nilagyan. Terminal. Tapos yung sa sounds niya, inayos ko na rin yung wire. Kanina kasi nakabalagbag dito, yung pangit. Ayan, okay. Tapos dito, okay na yan. Yung all goods na ito. Anuhin ko na lang, titestingin ko na lang. Tapos ay ibabalik ko na yung bumper. Mamaya ako natitestingin na ano, ng nakakabit na yung bumper para astig. Okay, yan na yun. Yun, ayos na mga boss. Suzuki Jimny. Yan. Dito dati nakalagay yung busina. Ngayon, nilipat ko na sa baba. Yan ang itsura niya mga boss. Okay. Check natin. Double check tayo lahat. Relay, fuse. Okay na lahat. Yan. So yun, titisingin naman natin yung fog light, auxiliary light at yung busina. Pati yung headlight, testingin na rin natin. So yung mga boss, ayos na. Suzuki Jimny. Lipat lang ng busina. Dating sa taas, ngayon ay nasa baba na. Okay? Thank you.